Good morning, kids! Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng ating aralin. Ang ating paksa ay rounding off numbers. Hi, kids! Welcome to our class! Ang ating layunin sa linggong ito ay pagkatapos ng aralin ay inaasahang nakakapag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan o tens, sandaanan o hundreds at libuhan o thousands. Magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Ang bilang natin o ang ating numero ay 452. Alin dyan ang isahan? Magaling! Ang isahan ay ang number 2. Ang 2 ay may halaga o value na 2. Alin naman dyan ang nasa sampuan? Magaling! Ang nasa sampuan ay ang 5. Ito naman ay may value o halaga na 50. Alin naman ang nasa sandaanan o hundreds? Magaling! Ang nasa sandaanan o hundreds ay ang 4. Ito naman ay may halaga o value na 400. Ngayon naman ay tukuyin natin ang place value ng bawat bilang. Ang place value ng 4 ay isahan o ones. Ang place value naman ng 2 ay sampuan o tens. Ang place value naman ng 7 ay sandaanan o hundreds. Ang place value naman ng 3 ay libuhan o thousands. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating aralin, ang rounding off numbers. Ano ang rounding off numbers? Ang rounded off numbers ay ang pagtansya sa tinatayang bilang na malapit sa eksaktong bilang. Minsan, hindi natin maibigay ang eksaktong bilang dahil sa sobrang laki ng numero. Makakatulong ang rounding off para mas mabilis na maibigay ang pinakamalapit sa eksaktong bilang. May dalawang paraan tayo sa pag-round off ng numbers. Una ay ang number line at ang ikalawa ay 5 and up rule. Makinig ng mabuti mga bata para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin. Alamin natin ang mga paraan sa pag-round off ng numbers. Ang unang paraan na pag-aaralan natin ay ang number line. Narito ang halimbawa ng number line. Halim sampuan o tens ang mas malapit sa 23. 20 ba o 30? Tama, sa 20. Ang 23 ay mas malapit sa 20 kaysa sa 30. Kaya ang rounded form ng 23 ay 20. Narito pa ang halimbawa. Aling sampuan o tens ang mas malapit sa 20? 20 or 30? Tama, sa 30. Ang 28 ay mas malapit sa 30 kaysa sa 20. Kaya ang rounded form ng 28 ay 30. Narito ang isa pang halimbawa. Aling sandaanan o hundreds ang mas malapit sa 840? 800 ba o 900? Tama, sa 800. Magaling mga bata, nauunawaan ninyo ang ating aralin. Ang 840 ay mas malapit sa 800 kaysa sa 900. Kaya ang rounded form ng 840 ay 800. Narito ang isa pang halimbawa. Aling sandaanan o hundreds ang mas malapit sa 870? 800 ba o 900? Tama, 900. Ang 870 ay mas malapit sa 900
kaysa sa 800. Kaya ang rounded form ng 870 ay 900. Dumako naman tayo sa libuhan. Handa na ba kayo? Sa ang libuhan o thousands ang mas malapit sa 4,100. 4,000 ba o 5,000? Tama mga bata, 4,000. Ang 4,100 ay mas malapit sa 4,000 kaysa sa 5,000. Kaya ang rounded form ng 4,100 ay 4,000. Narito na ang huli nating halimbawa. Sa ang libuhan o thousands ang mas malapit sa 4,900. 4,000 ba o 5,000? Magaling mga bata. Ang sagot ay 5,000. Ang 4,900 ay mas malapit sa 5,000 kaysa sa 4,000. Kaya ang rounded form ng 4,900 ay 5,000. Ang pangalawang paraan sa pag-round off ng numbers ay ang 5 and up rule. Ano ba ito? Ano ang 5 and up rule? Kapag ang katabing numero ng ira-round off na digit ay 0, 1, 2, 3, at 4, magra-round down. Makinig ng mabuti mga bata para lalo ninyong maunawaan. Halimbawa, i-round off ang bilang sa pinakamalapit na sampuan. Ang bilang natin ay 63. Ang digit na nasa sampuan o tens ay 6. Ang katabi ay 3. Kaya magra-round down sa 60. Ang rounded form ng 63 ay 60. Sunod na halimbawa, i-round off ang bilang sa pinakamalapit na sampuan. Ang number natin ay 41. Ang digit na nasa sampuan o tens ay 4. Ang katabi ay 1. Kaya magra-round down sa 40. Ang rounded form ng 41 ay 40. Narito na ang sunod na halimbawa. I-round off ang bilang sa pinakamalapit na sandaanan. Ang number natin ay 749. Ang digit na nasa sandaanan o hundreds ay 7. Ang katabi ay 4, kaya magra-round down sa 700. Ang rounded form ng 749 ay 700. Narito na ang sunod na halimbawa. I-round off ang bilang sa pinakamalapit na libuhan. Ang ating bilang ay 8,026. Ang digit na nasa libuhan o thousands ay 8. Ang katabi ay 0, kaya magra-round down sa 8,000. Magaling mga bata! Ang rounded form ng 8,026 ay 8,000. Narito pa ang 5 and up rule. Kapag ang katabing numero ng ira-round off na digit ay 5, 6, 7, 8, at 9, magra-round up. Naintindihan nyo ba mga bata? Ulitin natin. Kapag ang katabing numero ng ira-round off na digit ay 5, 6, 7, 8, at 9, magra-round up. Halimbawa, i-round off ang bilang sa pinakamalapit na sampuan. Ang bilang natin ay 26. Ang digit na nasa sampuan o tens ay 2. Ang katabi ay 6. Kaya magra-round up sa 30. Kapag ang 26 ay in-round off sa pinakamalapit na sampuan, ito ay magiging 30. Narito pa ang mga halimbawa. I-round off ang bilang sa pinakamalapit na sampuan. Ang bilang natin ay 79. Ang digit na nasa sampuan o tens ay 7. Ang katabi ay 9. Kaya magra-round up sa 80. Kapag i-round off
Ang 79 sa pinakamalapit na sampuan, ito ay magiging 80. Narito pa ang halimbawa. I-round off ang bilang sa pinakamalapit na sandaanan. Ang bilang natin ay 184. Ang digit na nasa sandaanan o hundreds ay 1. Ang katabi ay 8, kaya magra-round up sa 200. Kapag i-round off ang 184 sa pinakamalapit na sandaanan, ito ay magiging 200. Narito na ang huling halimbawa. I-round off ang bilang sa pinakamalapit na libuhan, 5,536. Ang digit na nasa libuhan o thousands ay 5. Ang katabi ay 5, kaya magra-round up sa 6,000. Kapag i-round off ang bilang na 5,536 sa pinakamalapit na libuhan, ito ay magiging 6,000. Tandaan mga bata, sa pag-round off ng bilang, maaari tayong gumamit ng number line at 5 and up rule. Sa number line, tingnan lamang ang mas malapit na sampuan, sandaanan at libuhan dito. Sa 5 and up rule naman, kapag ang katabi ng ira-round off na bilang ay 0, 1, 2, 3 at 4, mag-round down. Kapag ang katabi ng ira-round off na bilang ay 5, 6, 7, 8 at 9, mag-round up. Para sa ating unang gawain, i-round off ang mga sumusunod na bilang sa pinakamalapit na sampuan. Una, 32. Pangalawa, 59. Pangatlo, 84. Sagutan na natin mga bata. Ano ang sagot sa 32? Tama, 30. Ano naman ang sagot sa 59? Tama, 60. Ano naman ang sagot sa 84? Tama, 80. Magaling mga bata. Narito ang susunod na gawain. I-round off ang mga sumusunod na bilang sa pinakamalapit na sandaanan o hundreds. Una, 538. Ikalawa, 649. Sagutan na natin. Ang 538 ay 500. Ang 649 ay 600. Ngayon naman, i-round off ang mga sumusunod na bilang sa pinakamalapit na libuhan. 9,138 at 5,826. Ano kaya ang sagot? Tingnan natin. Tama, ang sagot ay 9,000. Ano kaya ang sagot sa 5,826? Tama, 6,000. Para sa ating pagtataya, i-round off ang mga bilang ayon sa place value na nasa loob ng kahon. Number 1, 38, sampuan. Number 2, 629, sandaanan. Number 3, 475, sandaanan. 4, 3,510, libuhan. At 5, 8,722, libuhan. Narito na ang sagot mga bata. 1, 40, 2, 600, 3, 500, 4, 4,000, and 5, 9,000. Thank you, kids! Paalam!